Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So ngayong mainit nga ang trade rumors tungkol sa Kevin Durant trade ayon sa Fox Sports writer and reporter Rick Butcher. Madaming beses na umanong tumawag si Steph Curry kay KD upang magkampi ulit at mahigitan umano ni Steph si LeBron sa mga singsing. So isang halimbawa nga ito mga kaibigan ng balita na wala namang basehan. Ibinalita na nga ni Woj ng ESPN at Shams ng The Athletic na malabo na makipag-trade ang Warriors sa Brooklyn Nets. So nasa inyo na lang nga yan mga kaibigan kung kanino ba kayo maniniwala kay Woj at Shams na proven ng mapagkakatiwalaan na NBA insider sa talagang makikita mong kausap ang mga GM ng team o kay Rick Butcher na malamang ay hindi nyo nga kilala. Ganun pa man, alam nga natin na hindi matutuloy ang trade ng Warriors at Nets kung hindi bibitawan ng Warriors ang tulad ni Jonathan Kuminga, Jordan Poole, James Wiseman at Moses Moody. At madami nga sa mga young players ang mabilis na maapektuhan ng mga trade rumors. Kadalasan nga ay hindi sila makapag-perform ng mabuti dahil alam nila na anytime ay pwede silang malipat ng team. Aminado nga dyan ang mga tulad ni Lonzo Ball, Brandon Ingram at Josh Hart. Mga players na dumaan sa madaming buwan na trade rumors sa kanila para kay Anthony Davis hanggang sa nagkatotoo na nga ito. Ayon nga sa kanila ay talagang very toxic nga daw ito sa locker room at tila ba lahat ay naghihintay hanggang sumapit ang NBA trade deadline. Kaya naman bagamat ayaw nga daw nila na maalis sa Lakers nung oras na yon, nang matrade nga daw sila ay nakaramdam sila ng sense of relief na sa wakas ay tapos na din ang rumors at ngayon ay pwede na silang maglaro ng hindi iniisip kung malilipat pa sila ng team. Kaya naman bagamat wala ngang kwenta ang ganitong mga rumors mula sa isang unreliable source, posibleng magkaroon nito ng negative impact sa locker room ng Warriors at sa kanilang team chemistry. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang nasa usapan lang din naman tayo ni KD, ang late pickup ng Brooklyn Nets last season na si Goran Dragic ay nagbitaw nga ng mabibigat na salita na tila ba nagpapakita kung bakit hindi naging matagumpay ang very talented team na ito sa playoffs. Ayon nga sa team captain ng Slovenia nang matanong tungkol sa kanyang experience paglaro kasama si Kyrie Irving at Kevin Durant, hindi nga daw ito naglalaro para sa isang team, bagkus para sa individual performance. So mainit na nga ang balita ngayon tungkol kay KD at Kyrie Irving dahil sa mga trade rumors at ang statement na ito ni Dragic ay tila ba isang gasolina na mas lalo lang magpapalaki ng sunog na meron na regarding sa team ng Brooklyn Nets. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Isama na din natin dito ang update tungkol kay Mitchell. Naibalita nga mga kaibigan na tumatanggap na ngayon ng mga tawag ang Utah Jazz tungkol sa mga trades regarding Donovan Mitchell at isa sa mga teams na inaabangan ng madami bilang kanyang patutunguhan, ang New York Knicks ay may 8 tradable future first round picks at nakikipag-usap na sila ngayon sa Jazz ayon kay Shams. At kung titingnan natin ang galaw na ginawa ng Jazz regarding Rudy Gobert and Royce O'Neal, tumutugma nga ito sa mga hinihingi ng Utah Jazz sa mga trades. Tila ba mag-aala OKC Thunder ang Utah Jazz kung saan kukuha sila ng madaming draft picks para sa rebuild? Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.